तेरा फीलिंग करे guys and welcome back to my YouTube channel. Please subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga video. So for today's video, nandito po kami ngayon sa Area 3, Sitio Veterans. Magdi-distribution kami ng milk and vitamins. Isa sa proyekto ng Sangguniang Kabataan. Kasama namin dito ang SK Chairwoman na si Patricia Suarez and Kagawad Roy Albento, Kagawad Maverick Ilises and Kagawad Rachel Abasola. Siyempre, nandito rin isa sa staff ni Mayor Joy Belmonte at lagi nakasuporta. Nandito rin si Nick Nokbok Malalad. So ayun guys, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga mangyayari sa distribution dito ngayon sa Sitio Veterans. Kaya mga kapatid, station lang kayo dyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Hindi pa nag-i-start yung distribution kasi medyo busy pa. Sa pinakagwapo, kanin na ang SK Kagawad namin dito si Maverick. Hi! Yung nag-swimming kami nung Laguna na kuna, hindi nagpatumba sa akin. Char! Tapos kasi uminom. Ayun! Shoutout sa mga kapitbahay na shoutout din kay Darwin Kanda. Darwin! Shut na! Shoutout! Alam mo na yun! Alam mo na yun! Kagawad Rachel Lisa Basola. So, ayun po, ang committee ko po is anti-drugs. Sa ngayon po, wala pa pong project yung committee na hinawakan ko. But, syempre, nandito po tayo to support the other committees. Nag-aalay po sa issue ng pandemic at sa iba pa kalagayan natin sa, ano natin, sa barangay natin. Syempre, ang ano natin ngayon is yung milk and vitamin sa health ng kabataan in terms sa pandemic nga. So, ayun. Wala na akong iba pang sasabihin. Sana patuloy pa po tayong tumakilig at sa patuloy na makipagtulungan sa barangay at sa SK. At yun lamang po. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat po, Kagawad Rachel Abasola. Huwag na natin pantayin pa, no? Pakilala na natin din isa sa bumubuo sa Sangguniang Kabataan. Palakpakan na natin. Huwag na natin patagalin, Kagawad Josh Lan Samson! Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Area 3 Sitio Veterans. Ako po si SK Kagawa Joshlan Samson ang may hawak ng Committee ng Peace and Order. Palakpakan po muna natin yung mga sarili natin kasi nakikipag-cooperate tayo sa Sangguniang Kabataan yung mga proyekto. So ayun mga kapatid, hindi lang ito yung unang proyekto ng Sangguniang Kabataan. Meron din kami skirt, meron din kami livelihood education, meron din kami hygiene kit and school supplies. Then, syempre ang aking committee, meron din akong junior BPSO ng proyekto. So, ayun, sana sa susunod na mga proyekto ni Sangguniang Kabataan is mas marami pa tayo, no? Na syempre, kami, tutulungan nyo kami kung paano kami magbaba o magkandang ng isang proyekto sa mga kabataan o sa youth. Syempre, tutulungan din namin kayo. So ayun guys, syempre, isa rin sa pinapasalamatan namin sa nagubuo o nagkakandak ng proyekto namin sa walang sawa sa suporta, ang aming SK Chairwoman Patricia Suarez, palapan po natin. Ayan, syempre hindi rin po matutuloy ito kung hindi rin po sa suporta ng Barangay Council, Kapitan Willy Cara. Ayan, palapakan po din natin sila. So ayun, maraming salamat sa inyo at mabuhay ang kabataan ng Bagong Silangan.
Ayan, maraming maraming salamat po, Kagawad Josh Lan Samson. Isa din sa bumubuo sa Sangguniang Kabataan, ang may hawak ng Committee ng Sports and Arts. Palakpakan po natin, Kagawad Marjorie Ilises. So yun, magandang tanghali sa lahat, no? Sa lahat ng youth org na nandito, magandang tanghali. And maraming salamat sa pakikidalong. So yun, i-explain ko lang sa inyo yung committee na hawak ko is sports and events. And as we all know, diba may kinakaharap tayong pandemic ngayon. And na-freeze yung social gatherings. So yun, based on sa guideline ni IATF, bawal ang social gatherings. So nag-isip kami ng alternative way para kahit papaano makapag-provide kami implement namin ng maayos yung committee na hawak namin. So yung alternative way na naisip namin is distribution siya ng mga board games like Jenga, Monopoly, Game of the Generals, and syempre may kasama yun na basketball, bola ng volleyball. And yun nga, kung mapapansin nyo, last year nung nag-GA kami, nabanggit ko na gusto ko magkaroon ng bagong silangan Olympics. Pero yun nga, dahil sa pandemic, hindi siya matutuloy for now. So nag-isip kami, gagawa kami ng sports club na kung saan meron basketball, volleyball, badminton, para at least kapag okay na, kapag wala ng pandemic, siguro mas madali kami makakakuha ng mga kalahok doon sa sports club na itatayo namin. Again, maraming salamat sa inyo and syempre huwag natin kalimutang pasalamatan ang ating masipag na SK chairwoman, Patricia Suarez at ang Barangay Council na pinamumunuan ni Kapitan Billy Cara. Maraming salamat sa pakikinig. Ayan, maraming salamat Kagawad Maverick Ilises. Ako po ang iyong lingkod. Ako po ay isa din sa bumubuo sa Sangguniang Kabataan. Ako po si Roy Alvento. So, unang-una po sa lahat, binabati ko po kayo. Bigyan niyo po ng masigabong palakpakan ng iyong sarili. Pangalawa naman po, sa mga volunteers namin dahil sila yung kahit wala silang sweldo ay tumutulong sila sa amin. At syempre nandiyan din yung staff ng ating butihing mayor, Nick Nong Balalat, palakpakan po natin. So ako po si SK Roy, ako po ang may hawak ng Committee ng Health and God. So for almost 2 years, ang Sangguniang Kabataan po ay walang budget. Kung nagtataka kayo kung bakit ngayon lang kami bumaba dito sa veteran sa area ninyo, nagkaroon tayo ng problema o hindi na asikaso or hindi na-approve yung budget ng Sangguniang Kabataan for almost 2 years. But then, noong 2020 November, doon po na-approve ang budget ng SK. So, noong November until now, tuloy po yung pamamahagi ng Sangguniang Kabataan. Namahagi din po kami ng school supply, hygiene kit, livelihood program, at iba pa. So marami pang proyekto na inhanda si SK for this coming year or for this year. So abangan nyo sana ang kabataan ng veterans, hindi lang dito sa Area 3, kundi sa buong veterans ay makiisa kayo, makilaho kayo at makialam kayo. Dahil ang programa ng SK hindi para sa amin, para sa inyo. So palakpakan nyo yung mga sarili nyo. So, makiisa tayo, makilahap tayo, sulong kabataan ng bagong silangan, mabuhay tayong lahat. Ngayon naman po, ipapakilala natin sa inyo ang ate ng Barangay Bagong Silangan, ang nag-iisang SK Chairman ng Bagong Silangan, Patricia Suarez. Magandang hapon sa lahat ng kabataan ng CCHO Veterans. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Alam ko po na ngayon niyo lang kami nakita, ngayon lang kami nakapunta dito sa CCHO Veterans at nakapag-conduct ng activity. Kami ay humihingi ng inyong pasensya at ng pag-intindi na ay sa in-explain nga nila na hindi tayo na-approve ang ating budget sa nakalipas na 2 taon, pero ngayon bumabawi ang Sangguniang Kabataan at ang Barangay Bagong Silangan. Lahat ng kabataan ay mamayan ng CCHO Veterans. Kayo ay parte ng Barangay Bagong Silangan. At huwag niyong iisipin na dahil malayo kayo, ay nakalimutan na kayo. Medyo mahirap abutin ang CCHO Veterans, pero hindi yung magiging hadlang, hindi hadlang ang distansya para abutin o pagserbisyohan ng lahat ng mga taga-veterans. So maraming salamat po sa pagpunta, sa pag-register ninyo, sa presensya nyo ngayong araw. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil hindi po namin magagawa ang ganitong klase ng activities
at programa kung wala po kayo. Kayo yung pinaghuhugutan namin ng inspirasyon. Walang halong biro, kami po ay sobrang excited na makapagbaba ng mga proyekto dito sa Sitio Veterans. Dahil alam namin na medyo malayo na yung loob, malayo na yung distansya, tapos yung loob pa ng isa't isa sa, mula sa proper at saka veterans, parang nagkakaroon ng gap, parang nagkakaroon ng iniisip ng mga mamamayan na dahil malayo, baka hindi na talaga bibigyan, hindi na bibigyan ng pansin. Tapos meron pa tayong mga FB grouping na barangay veterans, kaya akala tuloy ng ibang mamamayan, hiwalay talaga ang veterans sa barangay proper. So hindi. Ngayon, binubuo po natin ang pagkakaisa, binubuo natin na magkaisa ang buong bagong silangan. Kaya nga, kung makikita niyo po yung Facebook page ng SK ay nakalagay kabataan ng bagong silangan, hindi sanggunian ang kabataan, nakalagay kabataan ng bagong silangan dahil kayo ay parte ng sanggunian ang kabataan ng bagong silangan. At ngayon po, may distribution tayo ng milk and vitamins. Dalawang klase po ito. Meron po tayong pang-adult. Yung pang-adult po ay tablet siya. Ito po, tablet. Multivitamins po yung laman niyan. Dalawang klase. At meron din po tayong gatas. At meron po siyang Gcash, yung gatas na. So, ito po sa mga adults. Tapos meron din po tayo yung Selene. Para syrup po siya. Para po ito sa mga kabataan natin na meron ng pamilya, yung mga may anak na, kasi ang saklaw ng sanggunian kabataan ay 15 to 30 years old, may asawa o may anak, parte ka pa rin ng sanggunian kabataan. So ayun, pwede po kayo mamili kung ang gusto ninyo ay yung syrup o yung tablet na klase ng vitamins. So sa ngayon, ito pa lamang yung meron tayo, ito yung pinakamarami, meron tayong 2,000 milk and vitamins na for distribution. So ngayon, meron tayong nakapag-register dito sa Sitio Veterans ay higit kumulang na sa 800 nakabataan. Yun yung inaasahan natin na darating ngayon, hapon at bukas din. So ayan, may mga bagong dating. Ayun, hindi lang naman ito. Meron nga tayo doon sa may form na pinilapan ninyo. May nakalagay doon na school supplies at saka hygiene kit. Sa ngayon, naubos na yung hygiene kit natin at saka yung school supplies. So, ito muna yung, kung ano yung available, ito muna yung ibibigay namin. Pero pagdating ng pagpasok ng school year, itong darating na school year, ay magdi-distribute naman tayo ng school supplies para sa lahat ng mga estudyante dito sa Sitio Veterans. So, maraming salamat. Mabuhay ang kabataan ng Barangay Bagong Salangan, Sitio Veterans. Sulong kabataan. Ayan, maraming salamat po. SK Chairman Patricia Suarez, at para naman bigyan tayo ng mensahe nang galing pa po yan sa office ng ating butihing mayor, palakpakan po natin ni Ignoc Malala. Ayan, hi! Hello! Bakit ang damlay ng kabataan ng Sitio Veterans? Ulit ka, hi! Hello! Ayan, muli po, magandang hapon po sa lahat po ng kabataan ng buong Sitio Veterans. Ayan, palakpakan naman natin ang buong barangay SK, sanggunian kabataan ng Bagong Silangan. Palakpakan naman natin. Ayan, pakilala ko, ako nga po pala si Kuya Bob Malala, para po sa hindi nakakalala sa akin. Ako po ang coordinator po ng ating butihing Mayor Joy Belmonte dito po sa Sitio Veterans at sa buong barangay Bagong Silangan. Isa lang po yung message ko para po sa mga kabataan ng Bagong Silangan. Ngayon po, ngayong taon na to, kailangan na po natin magparehistro sa sanggunian kabataan. Dahil ang sanggunian kabataan ay hawak na po nila ang ating pondo. Kaya po lahat po ng mga proyekto pang kabataan ay sagot na po yan ng ating SK Council. Siyempre, sa pangunguna po yan ni SK Pat Suarez, palakpakan natin si SK Pat. Yun lang po, siyempre, palakpakan natin ulit, SK Council. Maraming salamat po.